So ayun, musta sa inyo lahat. I hope na ginagawa natin yung part natin sa quarantine na ito, na nasa loob lang tayo ng bahay, hindi tayo masyado lumalabas. Tumutulong tayo bilang part ng bansang to. So, may tanong ako sa inyo. Anong ginagawa mo ngayon? Wala ko. Hawak mo cellphone mo. Malamang nanonood ka dito. O, depende na lang kung computer or tablet hawak mo. Pero seryoso, anong ginagawa mo ngayon? Marami sa atin ngayon na nasa Facebook, Instagram, Twitter, scroll na lang scroll, TikTok, tama pa. Ngayon, na ilang araw na ba tayong walang pasok? Kailan ba nagsimula? March 12 pa. So mga lagpas isang buwan na, no? Imagine mo yon, sa buong buwan na meron tayo, anong nagawa na natin? Marami na ba tayong natulog sa bahay? Marami na ba tayong nakain? Or marami na tayong, tingin nyo, marami na ba tayong nasayang na oras? Na sa buong buwan na to, nagde-desert tayo na maging productive, pero hindi natin nagawa. So ngayon, bibigyan ko kayo ngayon ng tips para maging meaningful itong outbreak natin at hindi tayo mabored. Pinakauna kong suggestion para hindi ka mabored, kailangan mong ibaba yung phone mo. Pero di ko sinasabing ibaba mo ngayon kasi syempre, pinapanood mo itong video para matapos mo ito. Ituloy mo lang para magkabisa ko. Pero seryoso, kung gusto mo na hindi ka mabored, ay ibaba yung phone mo. Medyo contradicting to sa fact na halos lahat ng ginagawa natin ngayong summer, puro sa cellphone lang natin. Bakit? Ba't ko ibababa itong phone ko na marami naman ako dito nagagawa? Marami ako dito, ito yung way ko para maubos yung oras ko. Alam ko yung feeling na yun. Kasi syempre, nagsa-cellphone din ako palagi. Minsan nga buong araw, tapos yung phone ko naka-connect lang sa charger. Pero napansin ko, naisip ko na parang ayoko ng ganito, gusto ko na pagbabago. So sinubukan ko na ibaba yung phone ko at wala lang, tingnan lang yung paligid ng bahay namin, ikot-ikot lang, tingnan lang kung ano yung pwedeng gawin. May nabasa ako sa isang app na meron ako, tinatawag siya Deep Stash. Hindi ako sponsored, pero maganda siya, subukan nyo i-download. Ang sabi dito ay, technology is making us impatient. Bakit naging ganun yung epekto ng cellphone sa atin? For example na lang, yung mga apps, yung Facebook, Instagram, saka Twitter, tinan yung bawat post or tweet, diba? Hindi nila sakop yung book screen. At habang nakikita nyo yung post, meron na agad sa susunod. Tapos para makalipat ka doon, scroll ka lang agad. One scroll away. Nabubuhay tayo ngayon sa isang busy na mundo na kailangan lahat mabilis. Dapat lahat tuloy-tuloy. Paunti-unti, yun yung nagtatanggal ng pasensya sa atin. For example, TikTok. Ito yung iniiwasan ko dating app kasi syempre, meron tayong mga memes na maging matatag ka, huwag kang mag-download nun, di ba? Pero, ayun, na-curious ako sa app. Sinubukan ko siyang i-download. Nag-sign up ako. At napansin ko na sa kaka-scroll ko sa TikTok ng mga videos, ng short videos, di ba minsan 15 seconds or 1 minute ang mga kadalasan na videos. So, scroll ako na scroll. Di ko na malaya na naubos na yung oras ko na sinimulang mata ng umaga tapos magtatanghalian na dapat. Which is good time killer. Pero dahil napuno yung utak ko sa mga bagay sa internet, dahil napuno yung utak ko sa mga bagay dito sa app na ito through mindless scrollings na nagagawa ko dito at sa kahit iba pang app, nung binaba ko yung phone ko na at sinubukan ko mag-ikot-ikot sa bahay, everything becomes slow. Na parang kapag hindi ako nagsiselfon, parang ang tagal ng oras. So babalik na naman ako sa phone. Iikot tayo doon. Doon tayo magkakaroon ng endless loop ng nangyayari. Hindi tayo nagiging productive sa bahay. Alam ko na mahirap na ibaba yung phone natin kasi syempre masyado na tayong attached dito. Pero nung sinubukan ko na magkaroon ng time sa araw ko na itong oras na ito, itong specific time na to, hindi ako ha-out ng phone ko. Nung una, na-feel ko na parang tagal naman ito. Una, sinubukan ko isang oras. Tagal na isang oras na to. Ganyan, nag-iisip ako ng mga gagawin, hindi ko alam.
nangyari, kumain ako, ganyan-ganyan. Sinubukan ko ang busin yung... Sinubukan ko ang busin yung oras para kumain na tinapay, magtimpla ng Milo, ng gatas. Ayun. Habang umuusog yung araw na ginagawa ko tong habit na ito, na pagbaba ng phone ko, na-realize ko na yung boredom, hindi siya product ng walang magawa. Pero product siya ng akala mo, marami ka nang nagawa. Katulad nga sa cellphone natin, ang dami natin ideas na makukuha dyan. Ang dami tayong knowledge na matatanggap mula dyan. Pero once na napagod na yung utak natin, wala na tayong motivation para gumawa ng mga bagay sa bahay natin. Minsan, mas masipag ka pa sa pag-scroll sa phone ng isang oras kaysa sa paghugas ng pinggan na 5 minutes. Kasi little to no effort yung ginagawa mo sa cellphone mo. Which means na imbis na yung phone mo magtanggal ng boredom, yung phone mo yung nagiging source ng boredom mo. Sana may sense yun. So, magiging mabilis lang itong video ko. Ito lang muna kasi kakasimula ko pa lang, wala pa akong masyadong idea. Marami pa akong dapat matutunan sa pag-create ng video. Hindi ko naman kayo nire-require na gawin to. Pero suggestion ko lang na try natin. Ibababa lang natin yung phone natin. Try natin i-appreciate yung kapagalan ng nasa paligid natin. Nasa atin lahat ng oras, wala tayong gagawin. So ano pa yung choice natin kundi i-appreciate itong time na ito para makarelax. Kung dati, hindi quarantine, puro ka cellphone. Ngayong quarantine, cellphone ka pa rin. Tapos after quarantine, cellphone ka na naman. Ano nangyari? Diba? Naubos nga oras natin, pero walang nagbago. Kung gusto natin maging productive itong pag-i-stay at home natin, i-appreciate natin kung ano yung mga nasa paligid natin. Kilos-kilos din tayo minsan sa bahay. Diba, Wesley? Pasayahin natin yung mga kasama natin sa bahay, mga magulang natin, mga kapatid natin. At makikita natin na mas worth it itong oras na ito kaysa sa mindless scrolling na ginagawa lang natin sa social media. Sa simula siguro pwede kang ma-board. Dati hindi ko naman na-expect na magiging effective to sa ibang tao. Sa akin, nawala yung boredom ko. Naganahan ako na magsulat sa papel mismo na alam mo yung feeling na matagal ka na nagsulat tapos parang pangit na nga yung sulat mo, lalo pang pumangit. So yun lang muna sa ngayon. I hope na natuto kayo and subukan nyo lang na ibaba mo na yung phone nyo at ma-feel yung mga nasa paligid ninyo, yung mga tao sa paligid ninyo. May pakita nyo yung value sa kanila hanggang nandiyan pa sila. May pakita nyo yung appreciation na itong pagsasama-sama natin sa mga bahay natin buong araw na hindi na ito maulit sa susunod na panahon. So, yun lang po. Subscribe kayo. May ayan, pindutan dyan. Pag-scroll nyo ng video, may subscribe dyan. Ayan. Kulay pula yan. Pag-kulay pula yan, click nyo yan. Tapos like nyo na rin dito. Yan. Yan.